Bawat padalang remittance sa mga OFW may kinakaltas na multa. Kaya may panukala sa Kamara para ang remittance fee patawan ng 50% discount. Nakatutok si Dano Tingkungko. Minsan sa isang buwan lang kung magpadala ng pera si Ada sa mga kaanak sa Pilipinas mula United Arab Emirates. Sayang din kasi ang 300 pesos na katumbas na halaga ng remittance fee sa bawat padala. Every week sa isang buwan, dapat biwalid din yun, di ba? 25 kilos na bigas din yun. Kaya isinusulong ngayon sa Kamara na bigyan ng 50% na malaking diskwento ang remittance fees ng mga OFW, mapabangko man o hindi. Pagbabawalan din silang magtaas ng remittance fee nang walang pahintulot at konsultasyon sa Department of Finance, Bangko Sentral at Department of Migrant Workers. At para hindi raw malugi ang mga bangko, ang diskwentong ibibigay nila ay ibabawas na lang sa bubuwisang income. Basta pasok sa maximum na 24,000 pesos kada OFW kada taon. Malaking bagay na rin kay Ada na makatitipid ng halagang katumbas ng 150 pesos kada padala, lalo kung madalas na kailangan ng pamilya ang pera. Sa isa loob na isang buwan, apat na beses sila magpadala, edi syempre masasigla nila yung ibang ano, di ba? Hindi, pabili na ako ng chocolate to. Di ba? Ibang dagdag na ako sa pangkain ko. Pero kung ibabawas ang discount sa bubuwisang kita ng banko o remittance center, mababawasan ang koleksyong pampondo sa gastusin ng bansa. Hinihingan pa namin ang pahayag si Finance Secretary Benjamin Jokno. Wala pa rin tugon ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kung may epekto ba ito sa foreign reserves at banking system ng bansa. Habang ang Department of Migrant Workers, pag-aaralan muna ang panukala bago magkomento. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras.